Hi guys! Welcome sa Sip 9. In this video ay tutuloy natin yung series natin on solving rational equations. So sa previous two videos, napag-aralan natin kung paano bakunin yung LCD ng rational equations na may monomial ng denominator and nag-solve din tayo ng isang sample problem on how to solve rational equations. No? So dito, pag-aaralan natin kung paano bakunin yung LCD ng rational equations kung saan yung kanilang denominator ay hindi lang monomial, no? Kasama dyan yung binomial tsaka trinomial. No? Okay, so let's start. Find the LCD of x over x squared plus 4x plus 3 and 1 over x. So pag meron tayong trinomial na denominator, if factor natin dapat siya. So here we have x squared plus 4x plus 3 when factored out is equal to x plus 1 times x plus 3. Okay? So pag lahat ay na-factor na natin, titignan natin yung mga unique factors. No? Alin ba yung mga unique factors? Yung x plus 1, yung x plus 3, tsaka yung x. Ngayon, pag wala silang kapareho, lahat sila unique, yun na yung ating magiging LCD. The product of all the unique factors. So the LCD is equal to x times x plus 1 times x plus 3. Tanong, paano kung may kapareho siyang expression? Halimbawa, dalawa yung x plus 1. Isa lang yung kukunin natin doon. Ngayon, pag nag-factor naman tayo at merong x plus 1 saka x plus 1 squared, for example, ang kukunin natin ay yung mas malaking exponent. Alright, so for the second number, we have find the LCD of x minus 2 over x squared plus 5x plus 6 and 1 over x squared plus 4x plus 4. So again, i-factor natin itong x squared plus 5x plus 6. That is equal to x plus 2 times x plus 3. Now, x squared plus 4x plus 4 is equal to x plus 2 times x plus 2. And pag may ganito tayo, no, pareho tapos pwede natin siyang express in exponential form, gagawin natin siya. So magiging x plus 2 quantity squared. Again, kukunin natin yung mga unique factors. We have x plus 2 tsaka x plus 3. No? Yan yung mga unique factors. So the LCD is x plus 2 times x plus 3. Ano sabi ko kanina? Pag merong parehong expression tapos magkakaiba ng exponent, kukunin natin yung expression na mas malaki yung exponent. So meron tayong x plus 2 tsaka meron tayong x plus 2 quantity squared. Ang kukunin natin na yung x plus 2 quantity squared. So ito yung LCD natin. Now for number 3, we have find the LCD of 1 over 3x, x plus 2 over 2x squared, and x minus 5 over x plus 5. So napag-aralan natin sa previous videos na pag meron tayong monomials saka merong numbers, pwede natin ihiwalay, no? Kunin natin yung LCM ng numbers. So we have the LCM of 3 and 2. LCM of 3 and 2 is equal to 6. Tapos yung mga parehong variables na magkakaiba yung exponents, like the LCM of x and x squared. Again, kukunin natin yung mas malaking power, that's x squared. Tapos pag merong unique denominator, ibig sabihin wala siyang kapareho, isasama natin siya dun sa LCD. So yung product ng mga LCM, ng mga numbers, tsaka ng mga expressions, and yung unique na denominators or factors, sila yung magiging LCD. So itong ito, ito, at saka ito. So meaning the LCD is equal to 6x squared times x plus 5.
Okay, for the last number, we have find the LCD of 9 over 2x cubed y, x over x squared plus 6x plus 9, 5 over x squared plus x minus 6, 3 over 5x, and x over y. So application na ito ng lahat ng napag-aralan natin. Unahin natin yung numbers. We have 2 and 5. Meron tayong 2 and 5. So LCM ng 2 and 5 is equal to 10. Yung mga monomials, yung mga variables na x cubed, at saka x, yung nag-iisa lang, no? So LCM of x cubed tsaka x, kukunin natin yung mas malaki yung exponent, na meron pa ba tayo nag-iisang variable? Meron pa, no, yung y. So, dalawang y magkapareho, isa lang yung kukunin natin. So, yung y kasama rin siya sa LCD. Next is yung x squared plus 6x plus 9. That's x plus 3 quantity squared. Tapos yung x squared plus x minus 6, that's equal to x plus 3 times x minus 2. As you can see, kailangan nyo yung aralin dito yung factoring, no? It's one of the prerequisites of this lesson. Dapat mabilis kayo mag-factor, otherwise matatagal lang kayo. Okay, so ilan yung unique? Unique ang x plus 3 tsaka x minus 2. Kaso, meron pa tayong x plus 3 quantity squared, which is mas mataas yung exponent, meaning ito yung kasama sa LCD. No? So ito rin kasama yan kasi unique siya. Kasama rin yung y, kasama yung x cubed, tsaka kasama yung 10. So yung LCD natin ay 10 x cubed y times x plus 3 squared times x minus 2. Okay? So hindi naman ganito ka-complicated usually yung mga problems, no? Pero at least alam nyo pag maraming rational expressions, no? Again, katulad ng sinabi ko sa previous videos, pag alam nyo kunin yung LCD ng rational expression, of course, alam nyo rin kunin yung LCD ng rational equations. Sa pag-solve ng rational equations, pag nakuha nyo ng LCD, mamultiply nyo yung mga expressions on the left-hand side and on the right-hand side of the equation by the LCD. Alright, so sana ay nag-enjoy kayo sa ating tutorial at sana ay nakuha nyo yung ibig sabihin ng pagkuha ng LCD ng rational expressions. Maraming salamat. I'll see you in the next video. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe, invite your friends, and keep safe.